From the last lesson, nakapag-setup na tayo ng ating development environment. Meaning to say, we are now ready to develop our own website. Okay, so this is an exciting time kasi nandito na nga tayo sa portion when we're going to create our own website na. So, by the end of this course, our objective is for us to create the skeleton website nung ating pinapalo na tutorial. So we are here, we are still here sa developers.mozilla.org, and dito sinusundan natin yung practical tutorial on where we're going to experience how to develop an application, a full stack web application gamit pa rin yung Django web framework. Okay, so ang goal natin is to have the skeleton website para dun sa local library website na gagawin natin. Okay, so let's first discuss kung ano yung gagawin nating project. Okay, so an overview, ang goal natin is itong mga nandito. Okay, so take this as a checklist kasi as we progress along on this tutorial hanggang sa matapos, titingnan natin kung nagawa natin to isa-isa. Okay, so what we are aiming at today is ito, use Django tools to create a skeleton website and application. Mamaya makikita natin yan at may experience na kung paano yung gawin. So, it is a complete tutorial class. As you can see, magsimula tayo dun sa Django development environment hanggang sa pag-deploy ng application para makita yung application natin sa at ma-access sa using the internet. Okay? So a little bit background about the website that we're going to create. Ang gagawin natin is we're going to create a local library website, okay? It's a library system that as we progress along will evolve with different functionality, okay? So isang kagandahan kasi dito is this system is able to scale para mamakita natin maliit man or mapalaki yung details na kailangan natin para ma-experience talaga natin yung Django picture. Okay? So, at this tutorial, ang gagawin nating una ay makapag-browse only dun sa library system natin. So, ibig sabihin, ma-encounter natin dito yung isang operation na common sa halos lahat ng webpage, which is yung reading and displaying content dun sa database. Tapos, as we progress, as we continue along with the tutorial, pwede tayong magpunta dun sa mas advanced feature, which is yung user authentication. So, a certain user can reserve books and pwede rin tayong mag-demonstrate kung paano gumamit ng forms. Okay, so yung forms is isang feature ng Django na, as you can see on the later part of this tutorial, na madali nating maya-handle. And yung user authentication, so magkakaroon tayo ng login dito to determine yung authorization naman ng user natin. So, i-discuss natin yung user authentication and authorization. Okay, so this is a very exciting web project. It is very much needed to include in your portfolio kung sakaling makumpleto natin itong web page na to. And then, just a reminder class na ang gagawin natin dito is we're going to exercise peer programming pa din. Okay? So, you are not alone on this tutorial. You are backed up by your group members. And syempre, I will try my best to help you along the way. So, the goal of this tutorial talaga is para matulungan kayo. So, hindi lang kayo magbabasa dito. There are videos na ipoproduce ko para madali kayong matuto. Okay, so, eto, sabi dito na yung tutorial daw is an extensive example. So when we say extensive, nandito na lahat ng kailangan natin for you to be introduced to what Django is capable of. Pero sabi nga, local library pa lang naman siya. So it's a minimum feature, quite complete, pero minimum feature pa lang siya para makita yung capability ng isang library system. So hindi pa rin natin siya pwedeng masasabi na isang system to be deployed in a big library. Pero if you're going to create a library system, I think this is a good start. It's a good seed
para makapag-grow kayo ng isang library system complete with features na required ng isang library. Okay? So, dito, nasabi din dati na meron complete ng package nito, nitong application na to. Pero, gawin na lang natin ito as last resort kasi as we progress along naman, we're going to grow our project starting from the beginning, starting from the scratch. We're going to create our own project and then dadagdagan natin siya ng dadagdagan ng picture and hopefully as we progress, is marami kayong matutunan at ma-introduce sa inyo at ma-experience sa inyo yung capability ng Django. Okay, so yan. So ang gagawin natin is isang library system. Okay. So, punta na tayo dun sa second part. The next thing that we're going to do is to really create a skeleton website. Okay, so ito yung gagawin natin ngayong araw. So, the intention is for you to able to use the Django tools to start your own and very own website project. Okay, so yun yung gagawin natin ngayon. Nagsimula na tayo mag-create ng Django project. Ginawa natin yung Django test nung nakaraan. Diba? So, ang ginawa natin is we set up all necessary software, necessary package for you to be able to install Django sa isang virtual environment and to use it dun sa initial project natin para matest yung development environment ninyo. And then, na-discuss na rin natin kung paano natin siya gagamitin side by side with GitHub. Kasi nga, ang purpose pa rin nun is for you to have a version control as well as to enable collaboration. Ngayon, ang gagawin natin is we're going to have to create additional project na gagamitin natin dito sa entire tutorial. Okay, so dito na natin magagamit yung collaboration scheme ng GitHub kasi kung yung ginawa nating setup ng development environment is individual. Dito ang gagawin natin ngayon is we're going to have a collaboration with your group members para madali kayong matapos. Okay? So, ang gagawin natin is we're going to use Django admin to create a project folder. So, actually, hindi naman na natin ito gagawin. Hindi na tayo mag-create ng project folder dahil meron na tayo supposed to be isang project na created sa GitHub. Tapos yung folder na yun yung gagamitin natin as the in-house of all the files needed natin para makapag-create ng ating website. So, yung manage that file to create one or more application. So, ang gagawin natin is we're going to create an app. Okay, so sa Django, ang ibig sabihin ng application is yung part or section ng webpage ninyo. So, take for example dito, sabi daw, meron tayong application for blog, yung main website, yung example, yung wiki, okay? Yung downloads area is considered as an application. So, ang purpose kasi ini-encourage na yung mga components ay separate, okay? It is standalone and reusable dun sa ibang project if you desire. Kaya yun yung tinatawag nating application. So, application is a component of your website na gagawin natin. And mamaya gagawa tayo ng isang application at idadagdag natin siya sa ating Django website. Okay, so gagawin din natin is magre-register tayo ng application, yung catalog na ilalagay natin maya-maya. And then, we're going to hook up yung URL, yung path mapper para dun sa application natin. Okay, so these terms will make sense as we progress along on this tutorial. Okay? So, ganito yung magiging itsura ng project natin. Okay? And, ang gagawin na natin is simulan natin mag-create ng project. So, punta na ako dito sa aking Visual Studio Code. Okay? So, dito sa Visual Studio Code, I already created my GitHub repository. And then, inopen ko na yung folder na clinone ko galing dun sa GitHub sa aking PC, sa aking local development environment, at inopen ko siya sa Visual Studio Code. So, makapapansin ninyo, nandito na yung dalawang file na create ng GitHub para sa akin. So, meron akong gitignore, tapos meron akong readme. Pero, ang content pa lang nitong folder na to is itong dalawang ito. Ibig sabihin, wala pa tayong Django project na nakikreate. So, ang gagawin natin is
Okay, tayo ng terminal. So, ang gusto ko kapag gumagawa ako ng Django project is hindi ko na hinihiwala yung terminal. Okay? Sinasama ko na lang siya dito sa IDE para mas madali kong ma-check, tas madali kong makita. So, ang maganda class is gumamit kayo ng CMD. You can research online kung paano mababago yung power script at kung paano siya papalitan into CMD. So, I will leave that task and challenge to you guys. Kayang-kaya niyo yun. Okay? So, I specifically use CMD kasi it works well with Python commands. So, yung power script kasi is medyo merong conflict with other Python commands. Kaya hindi ko siya ginagamit. So, binago ko yung default. Pinalit ko is itong command prompt. So, ang sunod natin kailangan gawin is we're going to choose our development environment para sa project natin. So, click ko, type ko lang yung work on para ma-check ko yung mga local environment na available sa akin. So, ang gagamitin ko is yung ginamit natin to create our Django test project para dun sa local development environment. So, ang tatype ko na lang is work on my Django environment para mag-activate siya. Just like that. And makikita nyo activated na siya kapag meron ng nakalagay na prefix dun sa mga command ng command prompt na pangalan ng development environment. So, ang prefix dito is my Django development environment. Tapos yung file na wino-workout with ko. Okay? So, ngayon, since meron na akong activated na development environment, it's time for me to create my Django project. So, ang gagawin ko na is, itatype ko to, Django admin start project local drive library. Okay? So, ang gagawin ko ay Django-admin start project. Ang spelling ko. Start project tapos local library. Okay. Tapos, huwag niyong kalimutan yung dot. Okay? Kasi meron na tayong created na folder, di ba? Yung galing dun sa GitHub. So, kapag hindi natin yan nilagyan ng dot, ang mangyayari is Django will create another folder na ang laman is local library. So, para hindi na maging redundant, and mag-create ng project related to our current folder, nilagyan ko na lang siya ng that. So, when I press enter, okay, so mag-create na siya ng boilerplate at makikita na natin yung mga file na ginawa ng Django admin for us. So, meron na tayong manage.py. This will control all the utilities that we're going to need para makapag-create tayo ng application, para makapag-connect sa database, makapag-run ng server, na gamit nyo na yung manage.file nung nakaraan para makapag-run ng server, gagamitin natin itong madalas itong manage.file. Tapos, nag-create ng panibagong folder. Ito, yung local library. And then, meron siyang init.py. So, ang purpose nito is para ma-treat na Django, na Python package itong folder na to. Okay, so wag natin masyadong intindihin, pero it is a required file, wag nyo itong i-delete. Kahit wala siyang laman, necessary ito para mag-run yung Django project natin. Okay, so it's a Python dependency file na kailangan nandito. So we have ASG. Okay, so ito is ginagamit para makapag-communicate dun sa server. ASG and WSGI is ito yung ginagamit para makapag-communicate at maka deploy tayo in a certain web server. So, i-discuss natin ito kapag mag-deploy na tayo ng application natin. So, for now, leave it as is. Hindi pa naman natin siya gagamitin. So, we have URLs. So, yung URLs, ito yung ginagamit natin para ma-map yung URL dun sa logic na nasa loob ng website natin. So, ang URL class ay ito. Ito yung mga tinatype. So, this is a URL. Diba? So, ang mangyayari is, whatever the user type dun sa web browser niya, if it's related to our website, supposed to be is, meron siyang mamamap, okay? Meron siyang maipo-point out na logic dun sa website natin. Okay? And then, we have settings.py. Yung settings.py
is dito nakikita natin yung project settings natin. And mamaya i-workout with natin at explain natin kung ano yung mga nakalagay dito. It's quite handful and makikita ninyo yung mga information na to is related lahat dun sa overall settings ng project natin. Okay? So that one is check. Na-discuss na natin kung ano yung mga parts. Okay? So you can take a look at this tutorial para ma-review ninyo kung ano yung ibig sabihin ng bawat files na nakalagay dun sa atin. Pero I urge you not to delete anything because each file is important. And if you break something, probably hindi na magra-run yung program ninyo. Ngayon, ang sunod na natin kailangan gawin is we're going to start a new application. Okay, so this is one part of our web page. So ang gagawin natin is we're going to start an app. Ang pangalan ng app ay Catalog. Okay, so ang nakalagay dito is Python 3, pero since I am using Django 3.8, ang pwede ko na lang gawin is pymanage.py that start app catalog. Ito na lang yung pwede kong pwede ko tong gamitin. So mas madali kasi madaling mag-type pa py, I think it's manage.py. 'Di ba, gamitin natin manage.py para makapag-start ng app. Start app. Tapos ang pangalan ng app is tawagin natin siyang catalog. Okay. And after ma-execute yung command, makikita natin na nandito yung additional boilerplate na create ng manage.py para sa atin. So yung view contains all the logic, nung application na to. Yung test naman is pwede tayo dito mag-create ng mga script file na magte-test dun sa application natin. And meron tayong models. Ito yung models classes. Ito yung mayroong connection dun sa database. Dito tayo mag-i-implement ng mga database table, tapos database fields na automatically connected to our database. So yung app naman is ito yung nagbibigay ng description dun sa application natin. So as you can see, ang name is catalog. And then we have admin. So yung admin naman, isa sa power ng Django is included na sa kanya yung admin interface. And kung maglalagay tayo dito ng mga models, kung maglalagay tayo dito ng table, automatically ma-access natin siya dun sa admin page. So more on it sa mga upcoming tutorial. So also we have an init file. So ito yung file na nagma-mark dito sa folder na to as isa siyang Python package. And we have one folder, yung migration, na meron nasa loob na init file. And it contains yung mga changes at mga files na related dun sa pag-create ng database, pagbago ng fields. Mamaya makikita natin kung ano yung magiging content ng database migration. So check na, meron na tayong application na ang pangalan ay catalog. Okay. So looking back, makikita natin na meron pala akong pang magnify dito. Pakita natin. So yung magnify natin para makita. Okay. So makikita nyo dito, yan. So kanina, as we start our application, ang meron lang sa atin is, nung bago pa lang tayo nagsimula is, meron pa lang tayong git ignore, tapos readme. So, this is coming from the file of, created by GitHub for us. And then, nung nag-start tayo ng project, meron siyang create na manage.py, tapos create din yung mga boilerplate that contains yung setting sa pag-deploy dun sa server, tapos yung URL mapper nung project natin. And then, afterwards, nung nag-start tayo ng app, what happened is nag-create siya ng panibagong folder. Ang pangalan nung folder ay catalog because it is the name of the app. And then, it provided us with another boilerplate. Itong view, yung test, yung models, yung app, yung admin. And meron siyang panibagong folder for migration, the connection of
our project to the database. So, yan. Ngayon, ang sunod na natin kailangan gawin is we're going to register the catalog application to our project. So, kapag create na kasi yung project, hindi yun automatically kasama dun sa diba? Kapag nireregister yung application, kapag nag-create tayo ng application, hindi siya automatically kasama dun sa project natin. Okay? So, what we need to do is kailangan natin siyang i-register dun sa ating settings.py. So, kapag hindi registered yung application, ang nangyayari is isolated pa rin siya dun sa ating project. So, meaning to say, hindi pa rin nakakapag-connect yung project natin dun sa application na yun. Okay? So, if it is isolated, hindi siya makakakonek, hindi natin magkukuha yung mga data na nandun at hindi natin makukonek yung mga logic as well as yung mga database fields, database model nung project na yun. So, what we can do is, kailangan natin i-add yung application na ginawa natin dito sa settings.py. So, dito ang nakalagay is catalogs apps.apps.config. Pero, ang gagawin na lang natin is much simple kasi pag pumunta tayo sa settings, click natin kung saan mahanap. So, yung settings uli ay nandito sa local library. This is the name of the project that we created. And under that folder, makikita natin yung settings.py. So, dito sa settings.py, hanapin ko lang yung installed app. So, ito yung installed app. And ang kailangan ko lang gawin is maglagay ng additional entry dito. So, ang ilalagay ko dito is yung catalog lang, yung pangalan. Okay, so latest version ng Django class, hindi mo na kailangan ilagay yung mahabang yun. Okay, yung mahabang file na yun. So, what you can do is to simply write the name of the application. Okay, and as you can see, there are predefined ng application na nakalagay at naka-install dun sa project natin nung nag-start tayo mag-create ng nag-create tayo ng project. So contrib.admin. So this application is native to Django. Okay? So yung admin para ma-access natin yung admin interface, yung auth para makagawa tayo ng authentication, content type para sa content type, session, message, tas static file. So these are the application that are already included na dito sa ating project nung nag-create tayo ng project using Django Admin. So what we did is nag-create tayo ng custom application. So this custom application is what we have created kanina, 'di ba? Yung catalog. Now, ang sunod na natin kailangan gawin, okay, let's check yung tutorial. Ang sunod na natin kailangan gawin ay kailangan na natin mag-specify ng database. Okay. So, dito sa set sa ano natin, sa settings.py, still the settings.py, makikita natin dun sa bandang baba, okay, na meron tayong database configuration. So, dito ang nakalagay is gagamit tayo ng SQLite. Okay. So it is advisable na yung database na gagamitin ninyo sa production is katulad nung database na ginagamit ninyo sa development. Okay? So ito binabago ko to class kasi ang ginagamit kong database sa production is Postgres. Okay, so Postgres database ang ginagamit ko. So mas maganda kasi na related na din sa isang database configuration, yung nandun sa development tapos dun sa production. When I say production, i-review natin, ito na yung nakikita ng user dun sa isang live server na naka-upload na online. Para hindi kayo magkaroon ng problema. Pero for the sake of example, and for the simplicity purposes, ang gagamitin natin is SQLite. So wala kasing masyadong required na configuration kapag SQLite ang gagamitin natin. So, leave it as is. Pag nilagay natin ito, magagamit na natin siya agad. Okay? So, next one, since nakapag-configure na tayo ng database, wala naman tayong babaguhin dito, move on na tayo by addressing some settings
dun sa project natin. So, isa sa mga binabago is yung time zone. Okay, so, yung time zone determines kung ano yung makakapture na time nung project natin. So, kapag pumunta tayo dito, so list of time zone database for time zone, makikita natin sa Wikipedia na ito yung mga time zones na available. So, ang ginagamit kong time zone class ay search na lang natin yung Manila. Okay. Manila. Sana Manila. Okay yan. So, ang kukunin ko na lang is itong Asia, Manila, para sa Philippines. Okay. So, ito yung time zone para sa atin. And then, balik tayo dun sa settings.py. So, sa settings.py, ang kukunin natin, instead of UTC, ang papalitan natin is Asia, Manila. Okay? Okay, so use time zone is true. Ito para sa, ano to, sa pag-translate. Okay? So, most of the setting dito sa setting.py, dito sa settings.py can be leave as is kasi okay naman siya. Pero meron kayong babaguhin ng mga settings dito kapag dineploy nyo siya sa development ay sa production environment. So ang nangyayari class ay when I deploy a Django project, ang ginagawa ko is I created another setting, settings.py, para yun yung ma-capture naman kapag nasa production environment na ako. So kapag magko-code pa rin ako, if I debug something dun sa project ko, intact pa rin yung settings.py. Okay, magiging comfortable ako na alam ko na walang magbabago dun sa ginagawa ko. So, hiwalay yung settings.py para sa development at hiwalay naman yung settings.py para dun sa production. So, magkaiba siya. Okay, so another settings na pwede nyong i-check on is itong secret key. So, secret key class is automatically ginagawa siya, kine-create siya ng Django for us. Okay, so ito is ito yung nagbibigay ng overall control dun sa ating project. Okay? So this should be keep secret sa development environment. Okay lang na sa development environment okay lang na ganito to. Okay, kasi it is expected na kayo lang yung gagamit. Pero sa production environment dapat gumawa kayo ng ways para maging secret talaga tong secret key. Okay? So, ang nangyayari class is I created an environment variable. Makikita na, malalaman nyo kung anong environment variable sa mga susunod nating lesson kapag dineploy na natin siya. Okay? Para matago natin yung secret key. So, sabi daw, kahit na makita na, kahit ma-expose yung code ninyo, pero dapat itong secret key is dapat hindi pa rin makuha. Kasi, it bears the security dun sa database nyo tapos dun sa data. So, makita na yung buong code pero itong secret key hindi dapat tumakita ng mga culprit kasi may expose yung data ninyo. Another one is itong debug is true. Sa development, okay lang na nakatrue to. So, ang purpose nitong debug is it gives you as comprehensive as possible yung mga errors na may encounter ninyo sa pagde-develop. Okay? So, pinapakita niya kung saan yung path, pinapakita niya on how to use it. Pero sa development, dapat ito ay naka-false. Kasi, ang mangyayari is, kapag nasa production na, makikita nung lahat ng user yung errors ninyo. Okay? Pinag-aaralan natin sa information and assurance and safety na data exposure, and an example of data exposure is kapag nakikita ng user yung error ng code ninyo. And kapag nasa development kasi as much as possible, the development environment wants to help the programmer as much as possible to correct the problem. Kaya as comprehensive, pinapakita niya kung saan nagkakamali. So, kapag nasa production na, dapat ay nakasecret ito. You should change this to false kapag nasa production environment na tayo. Okay. So, yan. Now, moving on, since na-setup na natin yung lahat ng necessary settings natin dun sa settings.py, ang sunod na natin kailangan gawin is, kailangan na natin mag-hook up dun sa URL mapper. Okay? So, yung URL mapper, as I told you earlier, it is the required file para mas ma-map natin yung mga tinatype ng user dun sa URL
up to dun sa logic na nasa loob ng web page natin. So check natin ito. Open natin yung local library tapos urls.find. Okay, so kapag tiningnan natin to, urls and local library and urls, makikita natin to. Okay, subukan natin tong check. So yon, so local library tapos yung urls tapos ito yon. Okay, so meron ditong instructional comment on how to use this file. So i-update lang daw natin yung URL pattern. So, list of routes, routes papunta dun sa view. Kasi ang purpose ng URL talaga is para ma-map, ma-route yung mga tinatype ng user dun sa taas, dun sa URL sa dito sa web browser natin. And then, i-map siya dun sa specific view. So, yung view yung nagko-contains ng logic. Okay? So dito, meron tayong tinatawag na function views, meron tayong tinatawag na class-based view. Tapos pwede tayong mag-include ng another URL configuration. Usually ito yung galing dun sa app na ginawa natin. At yung gagawin natin maya-maya. So titingnan natin to. So kung mapapansin niyo dito, meron tayong isang URL pattern which is yung admin. Tapos papunta siya sa adminsite.url. So, subukan natin itong i-explore kung ano ba yung itsura. Ma-explore natin to kapag nira natin yung server. So, type natin pymanage.py. Run na natin yung server. Okay. So, yan, hindi pa na natin nagagawa yung migration. Pero that's okay. Subukan muna natin puntahan itong admin. Click natin to. And then, this is the file. This is the default page ng Django, and subukan natin yung sinasabi natin URL pattern at kung paano siya ma-map. Kapag nag-type ako dito ng admin, kagaya ng nakalagay dito sa URL patterns natin. So yan, path admin, mapupunta dyan siya dun sa adminsites.url. Kapag pumunta tayo dito, makikita ninyo yung admin site. Okay? So makikita nyo dito, nag-type ako ng 127.0.0.1. This is the IP address of the local host. And nung nag-type ako ng admin, napunta ako dito sa admin site. So itong admin site na to is default na to sa Django. Kasama to dun sa installed app. Tingnan natin ha. Ito. Okay. Ito. Ito yun. Sa installed app. And kaya hindi na natin siya define on our own. Automatic nandito na siya sa Django. Okay? So yun yung ibig sabihin ng URL pattern. So whatever we type in here dito sa browser o kaya naman is nag-interact tayo sa pamamagitan ng link, mapupunta rin yun dito sa taas, is imamap ni URL pattern yung mga routes na yon into our view. So nung nag-type tayo ng admin, so ito, nung nag-type tayo ng admin, nagpunta siya dito sa admin sites. Okay? So ito na yung na-access natin on this page. So kapag in-enter ko siya, ganito yung lalabas. Okay? So yun yung ibig sabihin ng URL pattern. Now, moving on, ang gagawin natin dito class ay kailangan daw natin i-map yung URL nung application na ginawa natin kanina. So yung application na ginawa natin kanina is catalog. So yung catalog is dapat ma-access dito sa main. Okay? So ang gagawin natin, hindi tayo mag-access ng function view, hindi tayo mag-access ng class-based view, ang gagawin natin is mag-include tayo ng another URL configuration. At ang URL configuration na yon ay ito. Path catalog includes tapos catalogs.urls. Ang gagawin ko ay mag-import ako ng panibagong class, yung include. Tapos ang gagawin ko is kukopyahin ko na lang siya. Tapos yung catalog is mapupunta sa i-include natin. So include ay ito ah, ito. So kapag hindi niyo to in-import, hindi niyo magagamit tong include. So ang gagawin ko is yung
Pangalan ng app, which is yung catalog. Tapos, lalagyan natin siya ng URLs. Okay. Check down natin kung tama. Catalogs.urls. So, ang mangyayari dito ay dun sa app natin, yung pangalan ng app, itong folder na to. Okay. Catalogs. Catalogs. Tapos, ito yung URL. As you can see, meron tayong nakikitang error dito sa baba. Okay. So, ito yung kagandahan kapag magsama yung terminal tapos yung kinukota ninyo. So, you can see the error dito sa baba. And, pag binasa natin yung error is no module name catalogs, catalog.url. So, the reason for that is nag-include tayo, di ba? In-include na natin. Supposed to be, kukuha tayo ng file dun sa, pangalan ng application natin is catalog. Tapos, URLs. Kaya lang, pag tinignan natin yung folder na catalog, hahanapin niya yung URL file. And, pag tinignan natin to, we take a look at the folder, makikita ninyo may catalog nga na folder, kaya lang wala tayong files na URL. So, yun yung gagawin natin ngayon. So, pag nag-create tayo ng file, lagay natin yung URL dot urls.py. And then, yun na, meron na tayong panibagong file. And, subukan na natin siyang lagyan ng laman. So, yung URL class, yung URL ay dapat kapareho lang siya nito. Okay? So, ang nangyayari kasi is using include, ini-extend natin yung URL patterns ng project natin. Okay? So, what we are doing is we created another link. Okay? So, we created another redirection dun sa URL pattern natin and then in-include natin kung ano man yung laman ng URL ng catalogs.url. So, ibig sabihin, what we are aiming at is to extend the URL patterns ng project natin. So, kung mapapansin ninyo, itong URL.py is directly galing siya dito sa library projects, library folder. So, yung library folder is automatic, ginawa siya ng Django admin. So, para ma-extend yung URL pattern, so ang gagawin natin is i-include natin yung URL naman nung app natin. So, ito na yon. So, what I'm going to do is just copy-paste ito. Okay? Ito yung nandun sa tutorial. Okay? And then, ilagay natin to. Okay. So, as you can see, pareho lang yung nakalagay dito. So, meron ding path. Tapos, ito, i-explain natin mamaya kung anong ibig sabihin ng imports.view. Tapos, tingnan natin siya, makikita natin siya dito. So, ibig sabihin, pag nag-type yung user ng catalog, pupunta siya dito sa, i-include niya yung laman ng URL na catalogs.url. Ito na nga yun. So, lahat ng URL pattern dito, ito naman yung imamap up niya. Imamap niya. Okay? So, save natin. And, subukan natin i-refresh yung server. I-run uli natin siya. And let's check kung may error pa. And as you can see, ang error na lang natin is yung migration. But nevertheless, makikita natin na yung server natin is gumagana. Wala siyang error. Okay? Okay. Subukan natin mag-i-access to. Pag chinect natin uli yung server natin na gumagana, makikita natin na pag naglay tayo ng catalog dito, okay, page not found. Okay, kasi wala pang laman yung catalog natin. Wala pa tayong nilalagay na kahit anong logic. Okay, so pakita natin kung paano tayo makapaglagay ng logic dito. So, nakalagay lang dito is admin. Pero supposed to be meron tayong path na catalog. Kaya lang wala pa siyang... wala pa siyang pinupuntahang logic. So, ang gagawin ko is magpapat ako and ang pat ko, yung row is ito lang. So, ibig sabihin, wala. And pupunta ako sa view. Views. That, lagay na lang ako ng home. Okay. So, yan. Yung home, gagawin din natin yan. Makikita nyo mag-error yan dito. So, tingnan natin. So, ang ginagawa ng
As I told you earlier, ang ginagawa ng URL is it maps up yung tinype ng user natin papunta dun sa view. So, yung view yung nagko-contains ng logic. So, maglalagay ako ng logic kapag pumunta dun sa catalog. So, ang gagawin ko is dun sa view. Okay, nandito yan ha. Ito yung view, ito yung pinuportain dito. Ini-import na yung view. Ang gagawin ko ay mag-create ako dito. Sabihin natin, ito na yung mag-create na tayo ng function na home. Okay, so more on this later. This is just a quick example request. Tapos, ang gagawin ko ay mag-import ako ng library. Django.http import. HTTP response. Okay. At ang gagawin ko lang is mag-return ako ng HTTP response. Tapos, ang laman niya is hello world. Okay. So, ang in-expect kasi ng mga path, in-expect ng URLs is mag-return siya ng HTTP response. So, yung HTTP response is ito yung mga pwede nating i-display na dun sa browser. So, ang gagawin ko lang is, dapat ay mag-display ng hello world dun sa browser kapag naglagay tayo dun sa catalog. So, tingnan natin kung ano mangyayari kapag nirefresh natin to. Pag makikita natin is, may makikita na tayong hello world dito dun sa screen. Okay. So, let's track that a bit kung paano yun nangyari. So, ang pinakauna na tinitingnan na URL is itong URL na nandun sa ginawa natin project. Okay, so ito yun, urls.py. So, tiningnan niya yung catalog. So, nakita niya yung catalog dito. Okay. And then, ang ginawa niya is in-include niya yung catalogs.url. So, pumunta tayo dito sa file na urls.py. And then, dito, minap up naman niya yung route. Ito blanco, ibig sabihin wala nang dinagdag. Pero pwede natin itong dagdagan. Sabihin natin is ito ay dagdagan natin ito ng home. Okay. So, another pattern na ito. So, kanina blanco lang yung ginawa natin. So, kahit wala na tayong i-type dun sa dulo, lalabas siya. So, ang ginawa naman nito, ng URL patterns na to is minap up niya itong route na to, yung home, papunta dito sa view. Okay, so yung view is nagko-contain ng logic, in-import natin siya, 'di ba? From that import view, ginamit natin yung views.home. Pwede na lang natin 'tong i-click para mag-open siya. So napunta ako dito sa view.py. So ulitin ko, ang view is nagko-contain siya ng logic dun sa webpage natin. And then dito ang logic lang is kapag pumunta siya dito sa home, ang gagawin lang niya is mag-create siya ng HTTP response. So itong HTTP response na to is ito yung pwedeng makita at ma-display natin dun sa browser, i-display lang natin yung hello world. So kapag nag-run na, kapag okay yung server natin, we can access the URL. So subukan natin to ha. This will produce an error kasi binago natin yung URL pattern. So yan. Wala na. Pero kung ilalagay natin yung home, yung nilagay natin kanina, lalabas ulit yung hello world. Okay? So hopefully that's clear with you guys kung paano tayo nagmamap up ng URL, okay? Yung URL is yung kung ano yung nandun sa address bar ng browser natin and how our project detects that URL and kung paano siya nagpo-produce ng logic and nagbibigay ng response dun sa browser as the user access those URL. So, yun yung ibig sabihin ng URL patterns. Okay? So, I think that's done. Tingnan natin pa yung kung ano pa yung nandito sa tutorial. So, pwede tayong magkaroon ng tinatawag nating redirect view. Okay? So, yung redirect view is the default view kung sakaling merong i-access na URL yung user natin. So, ito, kung mapapansin ninyo, yung path niya is blanco. So, ibig sabihin, walang kasunod. Okay? Dito natin yan ilalagay. Ilagay natin to. Ilagay natin to dito sa main na settings.file. Okay, isang kagandahan class kapag gagamit kayo ng Visual Studio Code, kapag merong ganito, is pwede nyong
Oops, walang quick fix. Ay di, sige, import na lang natin. Sige. Just like this one. Import natin yung generic view. Ayan. And then, ito na yung redirect. So, ang ibig sabihin nitong empty string na to is blanco siya. Okay? So, kapag ang pinunta ng user ay blanco, ang gagawin niya is pupunta siya dun sa catalog. Pupunta siya dito. So, subukan natin, ha? Kapag ginawa natin yon, blankohan natin to, magpuproduce pa rin yun ng error. Kasi, pagdating dun sa catalog, naghahanap pa siya ng home. So, palitan natin tong catalog uli. Hopefully, that's clear. Tanggalin natin to. Ito, hating na natin. Yung catalog lang ay hindi mabasa kasi nga, naglagay tayo ng home dun sa ulihan. So, ang gagawin ko para maayos ito is, dito sa catalog URL, tatanggalin ko to, gagawin ko ulit itong blanco para hindi niya nahanapin yung home. So, kapag tinanggal ko to, okay, so ito yung pinaka-homepage natin, supposed to be, dapat mag-redirect siya dun sa catalog, and dun sa catalog, imamap up niya na yan dun sa home view. So kapag nilagay natin to, ang mangyayari is, nandito na tayo sa Hello World, at makikita niyo yung catalog dito. So let's see kung paano yung nangyari ulit. Una, dito sa URL natin, urls.py, dito sa project natin, dun sa main url.py, kapag ang user ay walang nilagay, so ibig sabihin, blanco ito, walang additional map, walang additional route, walang additional pattern, ang mangyayari is i-redirect niya dun sa catalog. Okay, so pupunta siya dito sa catalog. And then yung catalog is, i-map up naman niya dun sa sarili niyang URL. So ito yung URL niya. So kapag walang additional pattern, pupunta yung dun sa home view. So, ganun yung nangyari kapag naglagay tayo ng Hello World dito. Mapupunta siya dun sa catalog. Okay. So, yun yung nangyari. So, additional na pwede nating ilagay dito, meron na tayong redirect, meron na tayong default na pupuntahan. Ngayon is pwede na tayong maglagay ng static file. So, ang static file class is ito yung mga CSS, JavaScript, image na parte ng web page natin. So, static, ibig sabihin hindi siya nagbabago. So, ang gagawin natin is dito sa home natin, dito sa ano natin, sa main URL natin, idadagdag natin to. So, ilalagay natin, i-import natin yung settings, tapos i-import din natin yung static. Okay, settings and static. Para ma-route natin yung mga images, tapos yung mga files na required dun sa webpage natin. Okay, so malalaman natin mamaya kung paano natin siya gagamitin. So, ang mangyayari is dapat extend natin yung URL pattern. So, ang gagawin ko ay ilalagay ko na lang siya dito sa baba. Kung ano yung content ng URL patterns is plus equals na lang, dadagdagan ko siya ng static. Okay, tapos kukunin ko yung static URL. Yung static URL class is nasa settings. Tapos yung document root is nasa static root din. Kapag tinignan natin yung settings.py, makikita nyo dito yung static URL sa bandang baba. Sige, ito yon. Yung static URL. Tapos, yung static root, hanapin natin yung static root na lang. Static root. Oops, wala yung static root. Okay, naka-default itong static root na to. Okay, wala pa yung static root natin. Okay, i-configure natin ito sa mga susunod nating lesson. Pero for now, bear in mind na aside from the logic na nakalagay dun sa webpage natin is nilalagay din natin yung location kung paano mahanap ng application natin, yung mga static file natin. So that is CSS, JavaScript file, tapos yung mga image file natin. Okay, minamap up din natin dito sa urls.py. Okay, so that's it. Nagawa na natin to. Natest na natin yung web framework natin. So, ang sunod na natin kailangan gawin is, subukan natin i-run yung migration. So, yung migration class, ito na yung pag-connect dun sa database. Okay,
So, makikita ninyo na hindi nyo kailangan mag-create ng database, hindi nyo kailangan mag-update ng tables from time to time kasi ang Django is gumagamit ng object relational mapper. Okay? So, siya na mismo yung nagmamap up ng mga tables dun sa database natin gamit yung Python codes. Okay? So, ang una natin kailangan gawin is kailangan natin mag-create ng migration. Mukhang ko na lang mag-open ng panibagong browse ng panibagong terminal para hindi na ako mag-close ng server. So, tapos activate ko na lang. Activate ko na lang. Work on. Activate ko na lang virtual environment. Work on my Django underscore environment. Just like that. And then py manage.py make migrations. Okay. So, ito yung mag-create ng file na mag-communicate dun sa database natin. Okay? So, itong make migration. So, wala pa tayong binago dito. Wala pa tayong binago na kahit ano dito. So, supposed to be, magkakaroon tayo ng migration file kapag nag-create tayo ng changes dito sa models.py. Pero since wala pa tayong binabago, wala pang na-detect na panibagong migration. So, ang gagawin ko na lang is py manage.py migrate. Check natin yung file. Makikita nyo yan dito. Okay, see. Makikita natin dito yung mga changes. Sige, tingnan natin dito yung mga changes natin. So, ito pa lang yung laman ng file natin. And then, let's see kung ano mangyayari sa py manage.py.migrate. Kapag minigrate na natin yan, okay. So, ito yung mga pangyayari dun sa database natin. Okay, so these are all migration. These are all commands na gamit ng Django. Take for example, dun sa auth, dun sa authentication, meron siyang database table na create na si Django. Okay? And as you can see, nung naglagay tayo and execute natin yung pymanage.py migrate is makikita ninyo na nag-create na ito ng panibagong folder na nagko-contain ng database natin. Ito yung SQLite database natin. Okay, so wala na tayong kailangan baguhin dito. It's already set up for us, kaya madali na lang natin siyang gamitin. Okay. So, yun. So, pag tinignan natin yung server, kapag nirerun natin yung server natin, tingnan natin kung may pula pa. So, wala nang pula. So, ibig sabihin is, na-migrate na natin lahat. So, lahat na is meron ng record dun sa database natin. Meron na siyang database table. So, yun na. Okay, so this is the beginning of our creation of our web page. And as you can see, it contains the skeleton na ng web page natin. It has settings.py. It has settings.py. It has URLs. It has manage.py. At meron tayong create na panibagong application dun sa web page, dun sa website natin. Okay. So, next meeting, ang kailangan naman natin i-discuss is yung paggawa ng model. So, next off, ang gagawin natin is we're going to create models na. Okay? So, that's it. Hopefully, you've enjoyed this lesson and I'm looking forward to discuss to you models the next time. So, yun. Bye, class. Stay well.